Ika-26 ng Oktubre, Sabado, ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala niyo ba'y mas makasalanan ang mga taga-Galileyang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galileya dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayon din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala niyo ba'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko, hindi. Pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, "May taong may isang puno ng igo sa kanyang ubasan, at pumunta siya para maghanap ng mga bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 'Tatlong taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na iyan, at wala akong nakita. Putulin mo iyan at pampasikip lang sa lupa.' Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, 'Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya, pero kung hindi, saka mo siya putulin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, baka sakaling mamunga siya, pero kung hindi, saka mo siya putulin. Praktikal na konsiderasyon sa buhay ang ipinakikita sa talinhaga kumpara sa pananaw ng Diyos mula sa walang hanggan. Sa mata ng mundong may katapusan ang panahon, kapag walang silbi, huwag nang pag-aksayahan ang oras, talino at pagod. Wala naman ding mangyayari dahil ganun at ganun pa rin ang resulta sa mga nagdadaang panahon. Nasasayang lang ang lahat ng pagsisikap, oras at lakas. Parang tama naman ang pananaw na ito. Sabi nga ng mga psychologist, isang kahangalan kung umaasa tayo ng ibang resulta gayong hindi naman natin binabago ang ating pagkilos. Pero iba talaga ang Diyos. Sa inihayag ni Jesus, hindi praktikal kundi baliw magmahal ang Diyos sa tao mula sa pamantayan ng mundo. Ibang lohika ng kailanman at dakilang pag-iral. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Sobra-sobra siyang magmahal. Maraming pagkakataon ang ibinibigay niya para magbago tayo at mamunga. Pero sa pagtatapos ng panahon at pagsuko nito sa magpakailanman, matatapos din ang ibinibigay na pagkakataon. Ang resulta ng buhay ng tao, ng kanyang mga isip, gawa, salita at pasya, ang siyang maghahayag ng hatol. Pagsasagawa, pagnilayan ang mga bunga ng iyong buhay. Meron na ba o wala? Matamis ba? Maasim o mapait? Huwag mag-alala. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Pero sabi nga ng mga eskolar ng bayan sa UP, Universidad ng Pilipinas, kung hindi ngayon, kailan pa?